Welcome po sa aking vlog! At kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-comment sa baba. Yun, so samahan niyo ako sa paglilinis ng aming maliit na CR. Tingnan po natin kung gaano karumi na ang CR na ito. Ayan na ang itsura ng aming banyo. Sobrang dumi. Pakita ko sa inyo ang kalat ng aming banyo. Talagang kalat-kalat na. At lalinisan ko to ng mabuti. Ito may drawer. Yan, dyan nilalagay ng asawa ko yung gamit niya. So, yan, kalat-kalat. Gaya na makikita nyo, wala sa ayos. Sobrang gulo. Pinabadan ko muna siya ng kabum. Kapag naglilinis ako ng maigi, hindi pinababa ko muna lahat ng gamit. Yan, gaya ng nakikita nyo. Inaalis ko muna siya isa't isa dahil deep clean ang aking gagawin. Kapag light cleaning, hindi nyo na kailangan gawin yan. Pero kapag deep cleaning, kailangan na alisin muna ang lahat ng sagabal. Kasi pupunasan ko din naman yan. Alisin ko na rin muna yung maliit na drawer. Lahat halos isa-set aside ko muna. Mahalaga na kapag nag-deep clean kayo, alisin nyo muna lahat ng sagabal. Yan. Napakahalaga na alisin muna lahat. Laman ng drawer, laman ng cabinet. Kasi pupunasan ko ang lahat ng dingding, lahat ng cabinet. Para talagang malinis na malinis. Yan. I-organize ko ang aparador na ito. Matagal na nung huli kong nalinis ito. Kaya nalinisan ko na siya ngayon. Nilagay ko muna sa timba ang mga gamit para alam ko kung saan sila kukunin. Ayan, nilabas ko na isa-isa. Meron dito isang cabinet, nilalagyan ko siya ng basahan. Pero makikita nyo, meron ding mga ibang lumang gamit dyan na nailagay ko na hindi na maayos. Kaya i-organize ko din yan. At yung mga hindi ko na ginagamit ay aalisin ko na diyan. Para hindi naman mukhang sabog-sabog. Diyan ko rin nilalagay yung aking vacuum. Yan. Bala ko na i-organize dyan yung aking mga basahan, mga vacuum, at iba pang cleaning stuff. Meron akong mga lumang basahan dyan na baka itatapon ko na dahil hindi ko naman yung mga kailangan. Ayan. So, start ko na. Lagay na ako ulit diyan ng may gamot na yan. Bale, kiss-kissing ko na siya. Bale, hindi ko na mapakita mamaya ang lahat ng paglilinis ko dito sa bathtub. Kasi wala akong patungan sa cellphone. Yan. So, dapat kuskusin nyo ng maigi ang paligid ng tiles. Napakahalaga na gumamit ng magandang cleaning stuff para yun ay mawala yung itim-itim. Dapat nasa ventilated area kayo kapag naglilinis kayo ng bathroom na may sunroofs kayong ginagamit.
Kasi ang ginagamit ko kadalasan ay yung Kaboom. Pero mahalaga din na may Sonrocks kayo. Mahalaga na brasan nyo ng maayos ang mga gilid-gilid. Bali yan ay nasok na ng Kaboom. Sa paglilinis naman ng mirror, naglalagay ako ng toothpaste unang-una. Dahil yung toothpaste, kapag nagsashower kayo, hindi, pagkatapos yung magshower, hindi siya magiging malabo. Dahil sa toothpaste. Yan, nilalagyan ko siya ng toothpaste. Para pag nagsashower, hindi malinaw pa rin siya. Hindi siya matatakpan. Ayan. So, nililinis ko siya ng maigi. Pinapahiran ko pa siya ng pang disinfectants. Ayan. Pati yung mga gilid-gilid dyan. Napakahalaga. Ayan. Kung wala kayong dyaryo o magasin, pwede nyong gamitin ang paper towel para mas umayos at maganda ang inyong salamin. Yun ang ginagamit ko dahil wala kaming dyaryo. Matagal ako maglinis ng salamin kapag ako ay nag-deep cleaning. Dahil mahalaga na malinaw ang salamin dahil dyan tayo tumitingin ng palagian. Make sure na yung gilid-gilid ay napunasan nyo din ng ayos. Matagal na bago ako nakapaglinis uli ng pulido na gaya nito kasi sobrang busy ko sa pag-aalaga ng aking anak at ganun din sa aking trabaho. Kaya buti na lang nagka-time ako na makapaglinis uli. Dahil mahirap kapag madumi ang inyong tahanan at pwede itong pagmulan ng sakit. Kaya napakahalaga na palagi na isanitize ang bawat paligid o ang bawat sulok ng inyong bahay. Bali, ang ginagamit ko pala na pangpunas sa mga gilid-gilid ay suka lamang na merong essential oils at water dahil yun ay natural na ingredients na hindi masama sa katawan. At sa faucet, naglalagay din ako ng toothpaste gaya ng nakita nyo. At palagi kong sinisigurado na talagang malinis-linis ang bawat paligid at napunasan ko ang bawat paligid na may mga dumi-dumi. Kaya napakahalaga na ganun din yung gawin nyo dahil makakatulong yun para mas makasigurado kayo na ang bawat sulok ng inyong bahay ay talagang malinis. Dalawang beses ko siyang pinanas-punasan dahil para sigurado na talagang malinis. Yan, nagamit din ako ng Clorox na walang scents na kung saan ito yung mag-disinfected ng bawat gilid ng inyong bahay. Bali, pag maliit na parte lang ng bahay ang aking winawalis. Hindi ko na kailangan gumamit ng vacuum. Kadalasan gumagamit ako ng vacuum sa floor namin na rugs o sa carpet. Ayan. So, nilagay ko na yung panglinis ng ball. So, makikita nyo napakalaga na mismo sa gilid ay malinisan ang loob ng bowl para malinis na malinis talaga.
Pwede din kayong gumamit ng Coke pag sobrang dumi yung inyong bowel dahil nakatanggal yun ng stain. Pero ang aking CR wala namang ganong ka-stain. Kaya ayos lang. Gamit ko uli yung Clorox na na pang wipes para mas madali na na disinfectant na ang bawat paligid. At saka hindi mo na kailangan gumamit ng rugs dahil na ipupunas mo pa sa maruming parte ng inyong bahay gaya ng CR. So makakatulong yung Clorox na wipes para mas mapadali at masabing malinis na malinis ang inyong bowel. So bawat kilid ay aking pinupunasan maging sa baba, kasi normally sa baba nagkakaroon yun ng dumi. So napakaalaga na punasan din natin yung gilid ng baba ng ating bowel dahil naghuhudyat din yun ng sakit o pwedeng magresulta ng sakit sa katawan. Kapag ako ay nagti-deep clean, ay hindi lang isang beses ko nililinis ang bowl, kundi maraming beses kung nilalagyan ng gamot para talagang malinis na malinis. So makikita nyo kung gaano kaliit lang ang aming CR, kaya hindi na kailangan pa ng vacuum. Sinisigurado ko na lahat ng gilid ay malinis, lalo na wala akong gamit na vacuum. Ito ang gamit ko sa aking floor or marpee, talagang the best siya. Ginagamit ko rin yung panlinis ng marpee sa mga cabinet na kahoy, hindi lang siya sa pang floor. So, gaya na makikita nyo, kinamay ko na lang yung pagmamap para mas makita ko yung dumi sa gilid-gilid. Lalo na gamit ko yung Marpee. Makakatulong yun para mas makita mo yung mga maliliit na dumi na nakakapit sa sahig. A few moments later. Ayan na siya! Ayan, sobrang linis na. So makikita nyo kung gano'n nakalinis. Ayan, pulitong-pulito ang pagkakalinis ko dyan. Sa wakas. Ayan, so linis na rin yung cabinet. Ito, pinili ko sa Goodwill ng $9 lang at pininturahan ko na rin siya. Kita nyo na bagay na bagay sa CR. So guys, pantaklop siya sa bowl. Nabili ko siya ng $11. Ayan, mag-decorate na tayo. So madali lang siyang ilagay kasi titornilyo lamang siya na plastic. Na pansin niyo, terno siya mismo sa aking kortina. Kaya simpleng decorate lang, hindi niyo kailangan gumastos ng mahal. At talagang madaling-madali lamang na gawin ito. At kayang-kaya nyo rin ito. Kahit nakatira kayo sa apartment, masasabi nyo pa rin na pwedeng maging maayos at maganda ang inyong maliit na comfort room. Kunting ayos lang ay para na kayong nakatira sa isang hotel. At napaka masarap sa pakiramdam na mag-stay sa bahay na malinis at mabango. Ayan, ilalagay ko na yung mga towels sa shelves para maganda tingnan. Ganyan lang kasimple yung aking pagde-decorate. Hindi nyo kailangan umubos ng pera o ng maraming panahon para gawin ito. Ayan, pupunuin ko lang siya ng mga towel. Meron din ako mga towel na maliliit na ilalagay at i-display.
ibibilog nyo lang siya para magandang tingnan, para na kayo nasa isang hotel na CR. So, napakadali lang niyang gawin. Napakadali lang niyang gawin. Kung gusto niyo mas ma-decorate pa ang inyong restroom, pwede kayong tumingin sa online kung ano pa ba yung mga pwede niyong ilagay na hindi naman ganun kamamahal para mas mapaganda pang inyong CR at magandang tingnan, lalo na kapag may mga bibisita sa bahay nyo. Kahit maliit man bahay nyo, basta malinis at maayos. Kaya ko na yung mismong mga toilet paper na kadalasang ginagamit sa Amerika. Makakatulong din kung maglagay din kayo ng mga bulaklak kahit hindi naman mga totoong flowers o mga halaman, magpapaganda rin yan sa inyong comfort room. Yan, isa-isa ko nang pinupunasan yung mga inalis ko kanina para masigurado ko na talagang malinis na at sinanitize ko na sila. So, ganyan ang aking ginagawa kapag ako ay nagdi-deep clean. Isa-isa ko na rin ilalagay sa drawer yung mga gamit na inalis ko. Ayan, in-organize ko na sila isa-isa.